Mula sa Kidlat News Channel Broadcast Center sa Quezon City. Narito na ang mga pinakamahalagang balita sa oras na ito. Kidlat News Updates. Buong Pilipinas ngayon ay nakaabang. Halina't samahan kami upang alamin ang mga balitang ating kailangan. Ako po si Cesar Sorian, kasama ang buong pwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang nangunguna mga balita sa buong kapuluan. Ngayon, muling umapela ang gobyerno ng Pilipinas sa Indonesia na pagkalooban ng executive clemency si Mary Jane Veloso. Ang apela ay ipinarating ni Foreign Secretary Enrique Manalo sa counterpart nito na si Foreign Minister Retno Marsudi. Si Manalo at Marsudi ay nagkausap sa sidelines ng state visit ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa naturang bansa noong September 4. Nangako naman si Marsudi na ipararating sa kanilang Ministry of Justice ang kahilingan ng Pilipinas. Nauna nang lumiham ang magulang ni Veloso kay Marcos Jr. para sa kaso ng OFW na 12 taon ang nakapiit sa Indonesia matapos mahulihan ng ilegal na droga sa kanyang bagahe noong 2010. 850,000 na lamang at hindi 1.3 million ang matatanggal sa Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps ng Department of Social Welfare and Development o DSWD. Ito'y matapos umalma ang beneficiaries at ilang mambabatas, kaya ikinonsidera ni Social Welfare Secretary Erwin Tulfo ang abiso ng 4Ps Beneficiary Organization. Saad ni Tulfo, ikinumpara niya ang listahan sa municipal list at 4Ps list at ayon sa 4Ps Beneficiary Organization, nasa 30 hanggang 40% ang hindi dapat matanggal sa listahan. Gayunman, nilinaw ni Tulfo na hindi magiging savings ng ahensya ang matitipid nito sa pagbawas ng miyembro dahil mapupunta ito sa bagong enrolled na beneficiaries. Maari ring tumanggap ng Sustainable Livelihood Assistance ang mga natanggal na 4Ps members. Inaasahang matapos ang evaluation at maisaayos ang listahan ng 4Ps bago matapos ang taon. Siniguro ni na infectious disease expert Dr. Ronjin Solante at Health Officer in Charge Maria Rosario Vergere na mananatiling ligtas at epektibo ang COVID-19 vaccines extended man ang shelf life nito. Ito'y matapos ihayag ng Public Attorney's Office na expired ang mga bakunang ipinamamahagi ng Department of Health o DOH sa COVID-19 booster vaccination program. Depensa ni Vergere, nagsagawa ng stability studies ang manufacturers sa batch ng bakunang ginamit ng Food and Drug Administration o FDA bilang basehan upang palawigin ang shelf life ng bakuna. Saad naman ni Solante, hindi ito gagamitin ng DOH kung hindi aprobado ng FDA ang extension ng shelf life nito. Para sa Kidlat News Updates, ako si Rosalyn Sinchongko, nag-uulat. At inyo pong natunghayan ang mga headlines sa nakalipas na mga oras. Manatili nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputok ng balita.